they can launch more activities. Pag Sabado, Linggo, nasaan sila? Pag gabi, nasaan sila? Malaya silang nakakapunta, nakakagawa ng mga bagay na gusto nila, na ikinasasaya nila at kinasasaya ng family nila. Kasi bakit? Mayaman sila. Yung isipan mo, isa yung meron ka dapat bagong notebook ngayon, sulatan mo, pagyaman ko ngayon. Tapos isang notebook, pagyaman ko sa retirement. Okay? Positive Day Gilibers. Alright, Positive Day Gilibers. Alright, Positive Day Gilibers. Positive Day Gilibers. This is Dr. Gigi D. Sungap. Positive Day Gilibers. This is Dr. Gigi D. Sunga from Rockstar Holding Corporation. Magandang umaga sa lahat ng Gilibers natin. And this is the first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat mo gustong magpo-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa personal FB na dyan lang po sa paligid. Alright, so okay, pag-usapan natin ngayon ang usapang pagyaman. Kasi 2022 na, I'm sure lahat tayo gusto natin madagdagan ng pera natin. Gusto natin yumaman tayo, di ba? Kung sino man hindi nangangarap na yumaman siya, kapatid, dagdag mo na sa pangarap mo ang pagyaman. Huwag mo lang pangarapin na madagdagan ang sweldo mo. Huwag mo lang pangarapin na gumanda ka. Huwag mo lang pangarapin na mas pumuti ka, di ba? Pumuti ka, gaganda ka, just reveal yan. Ibangan mo lang yung beauty products namin. Pangarapin mo rin na ikaw ay magkaroon ng kayamanan, pagyaman, okay? At ngayong umaga, ipaparealize ko lang sa atin, ha? Just a realization para sa atin lahat na pwede kang yumaman ng dalawang beses. Yes, two times kang yayaman, okay? So, paano? Ito, una. Una, ito yung traditional way na ginagawa natin para tayo yumaman. Ito yung pinapangarap natin. Sa dulo, nayayaman tayo, di ba? At ito rin ang una kong pinangarap nung araw, nayayaman ako, yayaman tayo, ito ang concept na tinuturo sa atin. Yayaman tayo, pag-retired na tayo, di ba? Sabi ng madami, yayaman ka sa 60, yayaman ka, makapagpagawa ka ng bahay, makabili ka ng kotse, makapag-travel ka. So tama yun, yayaman tayo sa retirement. Actually, ngayon sarili ko, kanina kagabi, I was driving, sabi ko, Lord, mental computation, so, pag age 60 pala ako, 65, parang pera ko ang dami. So, sa mga ginagawa ko ngayon, sa lahat ng mga sinisimulan ko ngayon, sabi ko, Lord, sa retirement ko, ang dami ko po lang pera. At kayo din, di ba? You are an employee. So, di ba tinitinan mo rin, tatanggap ka ng 1 million, 2 million, 3, 4 million, baka more than that, di ba? Ang dami mong matatanggap sa company. At kung ikaw OFW, isasagad mo yung kontrata mo dyan, hanggang kaya magtrabaho, para pagdating ng retirement, madami kang pera. Alright? So, that's just one way to become rich. Isa lang yon sa mga chapter, sa mga yugto ng buhay mo, nayayaman ka. Hindi natin yan ahadlangan, kapatid. Okay? So, tayong lahat, sabay-sabay tayo, mangangarap, yayaman ako during retirement. Okay? So, approve, check. Ayun ang unang pagyaman. Okay? So, congratulations sa ating lahat, nayayaman pag tayo ay retired. Alright? Pero ito ang aking good news sa ating lahat, okay? Yung una mong pagyaman, yan yon, okay? Yan yung una natin iniisip na yayaman tayo. Pero alam mo ba na pwede ka pang yumaman ng isa pang beses? Yes, pwede kang yumaman bago ka mag-retire. Yun ang dapat natin pag-isipan. Hindi yung buong energy natin, effort and all that, iniisip mo, yayaman naman ako pag 60 years old ako. Eh kung yayaman ka rin lang, ba't hindi pa ngayon? Ayaan mo nang, huwag mo nang alam ganito kasi, given na nayayaman ka sa retirement ka, di ba? I mean, sa retired ka, di ba? Lahat tayo, siguro 80%, given na yun eh. Pag retired tayo, we'll be receiving money. Okay? So, given na yun, pabayaan mo na. Ang pag-isipan mo ngayon, ang pagyaman mo bago mag-retire. Okay? For three reasons, tatlong dahilan. Bakit? Mag-copy muna tayo. Copy po tayo. Okay, so ito yung mga una, ito yung mga dahilan. Bakit kailangan mong yumaman bago ka yumaman? Di ba? Parang ano, no? Parang magulo ata, Doc. Hindi po siya magulo. Yan ang konsepto kasi natin eh. Sinusundan ko lang kung saan tayo papunta. Di ba? Gusto natin, hintayin natin retirement bago tayo yumaman. So sundan natin yan. Kaya yayaman ka bago ka yumaman. Yayaman ka muna isang beses bago ka magpunta sa isang pagyaman. Okay? So ngayon, yayaman ka. Yan lang po ang konseptong gusto kong ipa-realize sa atin. Pangarapin mo na yumaman ka bago ka mag-retire. Alright? Para dalawang beses mong ma-experience ang pagyaman, di ba?
mas maganda yun. Yumaman ka ng dalawang beses kesa saya yaman ka lang ng isang beses sa retirement. Okay? So, ano ba yung mga dahilan? Because, etong first reason. First reason, because now, what is what matters most? Eto yung mahalaga ngayon. Ngayon ang mahalaga. Hindi yung 60 years old ka. Mahalaga yung 60 years old ka, mahalaga din yun. Pero mas mahalaga yung ngayon. What matters is now. Kasi eto yung meron ka, yung 60, 65 years old, hindi mo sure. Sino, bakit may kontrata tayo, mabubuhay tayo na 60 to 65? Wala naman tayong kontrata, di ba? Pero ano yung tiyak? Yung ngayon, yung present mo ngayon, kapatid. Kaya pangarapin mo, yumaman ngayon. Kasi yan yung pinangahawakan mo na meron ka ngayon. Okay? So, second reason, bakit kailangan mong yumaman bago ka mag-retire? It's because para mas marami kang magawang activities. Ito lang ah, bakasyon. Nasaan tayo? Nasa room. Except choice mo lang ah. Pero yung mga mayayaman, nasa sila? Na-realize ba natin yun? Nasa sila ngayon? Nasa vacation? They can launch more activities. Pag Sabado, Linggo, nasaan sila? Pag gabi, nasaan sila? Malaya silang nakakapunta, nakakagawa ng mga bagay na gusto nila, na ikinasasaya nila at kinasasaya ng family nila. Kasi bakit? Mayaman sila. Hindi na nila inintay ang retirement bago sila yumaman. So, ganun ka rin, kapatid. Huwag mo na hintayin ang retirement bago ka yumaman. Ngayon, para mas marami ka rin magawa. Para pag Sabado, hindi ka na natutulog maghapon. Para sa Sabado, hindi ka na nag-garden maghapon, di ba? Punta ka doon, punta ka dito, di ba? Edok ba't ikaw? Eh, choice ko kasi yun eh. Choice ko kasi na magkulong, magsulat, di ba? Pero tayo, sa 90% ng mga tao, gusto natin maggala, di ba? So kaya, you can launch more activities, okay? And third reason, bakit kailangan mo ng yumaman ngayon? Ang dami natin kailangan tulungan, di ba? Ilan ang nangihingi sa atin? Ilan nakikita natin sa FB ngayon lang na kailangan natin mag-donate sa Cebu, di ba? Ilang kapitbahay mo yung walang pang Noche Buena? Ilang kamag-anak mo yung nagkasakit? Nadalo ba natin? Nadala natin? Nasenda mo ng GCash? O nadala mo ng putas? Wala tayong capacity to help. Ang dami natin dapat tulungan. Bakit? Kasi yayaman ka pa sa retirement. Kaya dapat ngayon ka na yumaman para marami ka matulungan. Okay? So that's just the concept. Yun ang reason at ang concept na gusto ko iparealize sa atin. Okay? Ano gagawin natin ngayon, Dok? Eto, meron akong suggestion. Abang tayo nagkakape. Kape ulit tayo, mga kapatid. By the way, sa mga nalulungkot po, punta kayo sa TikTok channel ko para marami dong steps si Doctor. Sige po, punta lang kayo sa TikTok channel natin. Okay, so anong gagawin natin ngayon, Doc? Gusto kong yumaman ng dalawang beses, okay? So mag-comment ka na sa baba. Doc, gusto ko rin dalawang beses akong yayaman. Una, dapat this 2022, mag-launch ka ng bagong activity. Yung activity na hindi mo pa ginawa kahit misan, hindi mo pa sinubukan nung ikaw ay last year, 2 years ago, 3 years ago, launch new, bago. Take note of the word new, bago ah, hindi yung ginawa mo na ngayon, hindi ginawa mo na kahapon, yung hindi mo pa ginagawa, yan ang gagawin mo. Ayun, ngayon may planning ako, nag-plan na po ako, this January, Sir JB, hindi ko alam kung nasabi, nagpaalam na ako kay Sir JB, meron akong 2 days sa Pampanga, ready na po, nakaset ng room ko, meron na akong nakausap, I have my space there already, home office po muna siya, dun muna ako. So, ina-ice na nila. Sabi ko, lagyan ng konting design, rockstar design. Tara, no? Nag-request pa si Doc. So, salamat sa madaling kausap. Tinawagan ko lang, sabi ko, I want to stay there for 2 days a week, 2 times a week. So, that's something new. Never ko pang gagawin na, madalas ako sa Pampanga, sa San Fernando. Pero, lang yun, Dalaw lang, tsaka hindi siya weekly. Ngayon, weekly na. Kaya sa lahat po ng mga taga Pampanga, Bulacan, kahit Manila, Tarlac, Region 3, kaya nyo na akong maabot. Sa bagay kahit Manila na, kahit naman dito naabot nyo ako, di ba? Pero mas malapit na. So pwede na tayo magkaroon ng meeting, coaching, kung anong gusto nyo pag-usapan natin, nasa Pampanga na ako, starting first week of January, 2 days po. Thursday and Friday, or baka ma-extend tayo na Saturday, okay? That's something new na hindi ko pa ginawa kahit minsan. So, I'm so excited for that, for the new thing na gagawin ko. Siguro ako mamimili ako ngayon ng pagkain ko, ng gusto kong food, baka once in a while magluto ako. Di natin alam, diba? Na-excite ako sa gagawin natin. May damit ko, ayusin ko ngayon, pagka-plancha and all that, diba? So, something like that, okay? So, you launch new activity, okay? So, second, pag nagawa ka ng activity mo, make sure you have this in mind, alright? Dapat ang iniisip mo, itong gagawin ko na to na bago, na never ko pang ginawa, yayaman ako. Kasi ang topic natin, yayaman. At ang objective mo, yayaman.
Okay? So, hindi ko alam kung ano yung dapat mong gawin na yayaman. Eh, Dok, ikaw, paano ka yayaman sa 2 days? Yayaman po ako sa 2 days. Kasi magpo-put up tayo ng headquarters natin doon soon. Rockstar Headquarters. Maglalagay din tayo ng IMG office doon. Maglalagay din tayo SMDC office. And of course, reveal, di ba? So, kasama natin, kasama lahat-lahat yan. Kaya tayo nag-expand ng territory. Okay? So, ikaw din, pag nag-launch ka ng activity, make sure yung activity mo na yon in few months lang, bibigyan ka niya ng additional cash flow. Okay? Yun yung nasa isipan mo dapat. Hindi ka lang nag-launch ng activity. Right? And third po, so pag gumawa tayo ng bagong bagay ngayon, isipin natin na it's not about saving. Kasi ang saving, pang-retirement. No? Okay? So it's not about doing the traditional way. Hindi traditional ang ilo-launch mo ngayon. Alright? And, okay, eto pa. Last po. Dapat ang gagawin mo ngayon, it's something new na magbibigay sa'yo ng cash flow. Babaguin ang cash flow mo, babaguin ang laman ng account mo, ng ATM mo, in just, okay? In just 3 years. 3 years lang. Maximum of 3 years. Like ko nga po sinasabi sa vlog ko, you can change your life within 3 years lang. Okay? Pag nag-focus ka sa dapat mong gawin, sa isang concept, sa isang bagay na pinaniniwalaan mo, mababago ang buhay mo. Alright? So, eto na. We break down natin. Dok, ano pang dapat natin gawin? Okay. Ang dapat mo pang specify pa natin, bukod doon sa mga sinabi ko, ang dapat mo pong gawin ngayon, mula ngayong araw na to, ang lahat ng gagawin mo, nakadivide sa dalawa. Okay? For example, taking risk. So, dapat ang risk mo ngayon, merong kang gagawin, ilo-launch na low risk at high risk. Ang high risk para sa pagyaman mo ngayon. Ang low risk para sa retirement mo yon. Ahatiin mo na. Hatiin mo na yung decision mo. Eto, medyo mag-risk ako ng konti. Mag-open ako ng, mag-withdraw ako ng pera ko. Eto, itatabi ko. Okay? So, kasi hati na ang isipan mo ngayon. Isang pagyaman sa retirement at isang pagyaman ngayon. Okay? And next po, dapat din, mula sa araw na to, i-divide mo na din ang pera mo. Ang pera mo, nakalaan para sa retirement, pagyaman ko. Diyan inulugan natin SS, GSIS, and all that. Diba? Mga long-term investment natin. Pero meron ka din dapat pera na inilalaan para sa pagyaman mo ngayon. Okay? For example po, yun nga po, dahil pupunta na ako sa Pampanga, meron akong budget, nag-allocate ako ng certain amount. O this January, ito yung budget ko. Budget ko, syempre, magre-rent ako, tapos bibili ako ng food and all that, expenses ko. Iba expenses ko doon kasi solo ko eh. So, nag-alat ako ng budget because I want to become rich now. Okay? So, yun din po dapat nating isipin. Gagastos ka talaga ng pera. Lahat mo ang gustong yumaman, sabi ko nga sa mga nagpapakot sa akin, kung gusto mong yumaman, kailangan gumastos ka. Okay? Hindi ka yayaman nang hindi ka naglalabas ng pera. Alright? Next po, divide your attention. Okay? Di lang pera, pati attention. Meron kang attention para pang-retire mo at ang attention mo naman ngayon para sa pagyaman mo. Yung isipan mo. So yung meron ka dapat bagong notebook ngayon, sulatan mo, pagyaman ko ngayon. Tapos isang notebook, pagyaman ko sa retirement. Okay? And last ano ni Doc. Eh Doc, wala akong maisip, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung hindi mo alam kung anong gagawin mo, okay? Kung paano ka yayaman ngayon, bago retirement, you just join my team, okay? Dalawa po ang ating team. SMDC, kung ikaw OFW, if you want to be part of my sellers po, international, PM ka lang sa akin. Or nandito ka sa Pilipinas, or kahit OFW, you can join my team, IMG Rockstar, for your financial education and, okay, online business opportunity, alright? So, kung wala ka lang naiisip, so you can join my team. PM ka na sa personal FB ko. Okay? Basta ang mahalaga kapatid, ang challenge ni Rockstar ngayong umaga, yumaman ka ng 2 beses sa retirement at ngayon. Okay? Maraming salamat. PM ka lang po. Okay? And please share this video sa lahat mga ibigan natin kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabagot mula dating buhay. Thank you very much, GDBers. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go. Thank you po.